naisip na ba niya na masasaktan ka niya? Di ba? Wala. Ang tanging nasa isip lang nila ay yung nararanasan nilang kaligayahan. Puro sarap-sarap-sarap lang. Puro sarili lang ang kanilang iniintindi. Hello guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay bibigyan mo ba ng second chance ang taong nagtaksil sa'yo? So, kung nakaka-relate ka sa usapin na ito, manood. So, without further ado, so, ating pag-uusapan muna yung pagtataksil na yan. Madalas or most of the time, bago mo malaman na nagtaksil or nag-cheat yung partner mo, ay mahabang panahon na ang nakalipas or matagal-tagal na yung mga pagtataksil na nangyari. Of course, meron naman yung ilan na nahuhuli agad-agad, pero napakabihira yon kasi ang mga nagtataksil ay talagang maingat yan at magagaling magtago. Talagang pinaghahandaan yan, pinagplaplanuhan nila yan, kaya hindi agad-agad nahuhuli. So, bago mo mahuli na nagtaksil yung partner mo, ay matagal na ang panahon na lumipas. Matagal nang nangyayari yung mga pagtataksil na yan. O, diba? So, eto tayo, di ba? Bago humantong doon sa mismong pagtataksil mismo, hindi naman agad-agad yan doon sa mismong act o yung mismong talagang humahantong agad-agad sa kwarto. Of course, mayroong mga mabilisang pangyayari, pero kadalasan, nag-uumpisa mo na yan sa mga text, mga tawagan, mga hi, kumusta ka, yung mga ganyan. Nag-uumpisa mo na yan sa mga ligawan. So, di ba? So, sabihin natin, isang linggo, pinakamabilis bago umantong na yung talagang nagiging full blast na pagtataksil na. Alam nyo, yung pagtataksil na yan, ay talagang dumaan muna yan sa proseso. Kadalasan yan, nagkakakilala sa social media. Diyan nag-uumpisa ang mga pagtatakilanlan ng bawat isa. So ayan, nag-uumpisa na yung pagliligawan. Kapag humantong na doon sa pagkikita, ay mayroon ng emotions involved dyan. Kampante na ang loob ng bawat isa, kaya sila nagkikita at humahantong na doon sa mismong act ng pagtatalik. O diba? So, mahaba-habang proseso ang dumaan bago humantong sa mga ganyang pangyayari. O diba? 2,000 years later. Nahuli mo na yung partner mo na nagtataksil. Ngayon, humihingi na siya ng kapatawaran. Diba? Patatawarin mo ba yung partner mo? Bilang tayo ay tao, tayo ay konserbatibo, ang tradisyon, ang kultura natin, at karamihan sa atin ay mga Kristiyano, tapos nakita mo yung partner mo na talagang humihingi ng kapatawaran, talagang lumuluhod siya sa harap mo, at umiiyak, at lahat ay talagang pinapakita niya at humihingi ng kapatawaran. Patatawarin mo ba? Para sa akin, sige, patawarin natin. Patawarin natin kasi tao lang naman tayo, di ba? Sabi nga, Diyos nga nagpapatawad. Tayo pa kaya? Sige, pagbigyan natin. Patatawarin natin yung ginawa nilang kasalanan. So, eto na yung katanungan. Kung bibigyan mo ba ng second chance yung partner mo na nagtaksil sa'yo, para sa akin, huwag na huwag mong pagbibigyan ng second chance yan, di ba? Yun, pinatawad mo na siya. Pero yung sasabihin niya, nabigyan mo ulit ng second chance, no. Big no yan. Huwag na huwag mong bigyan ng pagkakataon ulit na bumalik sa'yo. Bakit? Di ba doon sa explanation ko sa umpisa pa lang, bago sila kumantong doon, marami ng proseso ang pinagdaanan bago nagtaksil sa'yo. Diba? So doon pa lang, nagtaksil siya sa'yo. Ang tao, kapag mahal na mahal ka ng tao, ng partner mo, doon pa lang sa isip at yung thought na pagtataksilan ka niya, ay hindi niya kayang gawin. Doon pa lang sa pag-iisip na yon. Kaya kung ginawa niya yan, ibig sabihin, hindi ka mahal ng partner mo na yan. Hindi ka nire-respeto.
Kapag yung partner mo ay tunay kang mahal, nirerespeto ka, hindi niya gagawin yung mga bagay na nakakasira sa inyong pagsasama, nakakasira sa tiwala mo at yung pagmamahalan niyo, di ba? Sa aking explanation kanina, di ba? Maproseso yung mga ginawa nila sa pagtataksil, di ba? Noong sila ba ay magkasama at magkaulayaw, naisip na ba niya na masasaktan kanya? Di ba? Wala. Ang tanging nasa isip lang nila ay yung nararanasan nilang kaligayahan. Puro sarap lang. Puro sarili lang ang kanilang iniintindi. At noong mga panahon na yun, wala ka sa isip niya. Baliwala ka sa kanya noong panahon na hindi mo pa sila nahuhuli. Di ba? At saka ito pa. Sa tingin mo, tumigil ba sila kung hindi mo sila nahuli? Di ba hindi? Kaya lang sila tumigil dahil nahuli mo na sila. Nalaman mo na yung mga kataksilan na pinaggagawa. Kaya tumigil siya. Pero kung hindi mo pa yan nahuli, siguradong sigurado na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pinaggagawang kabulastugan. Di ba? So, kung sa katanungan, kung bibigyan mo ng second chance, no way. Huwag mong bigyan ng second chance. Okay? Para sa akin, never, huwag ulit. Kasi yung trust, kapag tinanggap mo pa yan, naku, hindi na magiging okay ang pagsasama nyo. Hindi na. Alam mo ba, di ba, tulad na lang sa isang jar, sa isang banga, sa isang baso, pag nabasag mo yan, kahit anong gawin mong paglalagay ng pandikit dyan sa basag na baso, basag na bote, basag na vase, wala na. Andyan na yung lamat. Forever na yung lamat dyan. At hindi na yan mawala. At kung titignan mo yung itsura, wala na. Yung talagang yung dating itsura, hindi na siya maibabalik sa dati. So katulad din yan sa trust na wala na. Sirang-sira na. So, wag mo nang tanggapin yan. No second chances. Of course, pinatawad mo na siya. Sana magbabago na siya. Sana ma-realize niya yung mga ginawa niya at magbagong buhay na siya. Pero, umalis na siya at wag na siyang magpilit sa iyo. Yan po. Di ba? So, yan ang aking opinion tungkol sa bagay na yan. So, kung sang-ayon man kayo or hindi sa aking mga sinabi, share nyo yung mga opinions nyo tungkol sa bagay na yan. Bibigyan mo pa ba ng second chance ang taong nagtaksil sa'yo? Sige nga, comment mo lang down below. Yan po. So, sana nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!